Hello, welcome to Libra Philippines. So ito yung reading natin for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pahit na lang na subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko po lahat ng likes, comments, and shares. If you want, pwede kang magpa-personal reading kay Jing Tarot Reader. I-search mo na lang siya sa Facebook. And kung gusto mo makaranas naman ng palm reading mula sa akin, all you have to do is pumunta ka dun sa aking TikTok and check mo yung aking TikTok shop. Doon may mga ma-avail kang mga piyaw bracelets, etc. Ayan. Anyway, pag naka-worth 1K ka yan, may free palm reading ako para sa'yo. Gagawa kita ng special video. Okay. So anyway, kine-cleanse ko lang yung aking space. Then pwede na tayong magsimula sa ating reading para sa Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Okay. For the sign of Libra. By the way, sorry about my deck. Kasi ito yung aking second favorite deck. So, gamit na gamit ko siya. Medyo mahirap nga lang i-shuffle, no? Please do subscribe, guys. Tsaka please comment down below. Kahit po anong comment, heart, 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 smileys. Malaking bagay yun sa akin, guys. Ha? Baka hindi nyo alam. Sobrang na-appreciate ko yung ganon. Yung mga comments na ganon. Mga positive. Kasi nagpapakita yun ng malaking suporta. What's with the lovers? What's with the lovers? Please, spirit guys, angel guides. Please clarify. King of Swords. One more card. Six of Swords. Okay. Page of Swords is at the bottom of the deck. You could be a person na pwedeng... very professional. I can see you, marami kang knowledge or alam. You're very intelligent person. Very wise or wise na rin. And nakikita natin na nakukuha mo actually yung respeto ng ibang tao kung paano mo i-deliver yung sarili mo. I can see you na ngayon meron kang mga inaaral or may mga inaalam ka ngayon para mas lalo pang ma-enhance yung kaalaman mo pagdating sa usaping career sa sarili, no? I feel like for some of you, this is weird kasi I feel like nasa magandang relationship or connection ka pero you're trying to move on from someone or something. So maybe a situation yung iba or maybe a person. Tinatry mong mag-move on dun sa bagay na yun kasi until now, parang may lungkot ka pa rin nararamdaman towards doon. So hanggang ngayon, nag-move on ka pa rin. And I can see na mas nagpo-focus ka na lang sa pag-enhance ng knowledge mo. Kumbaga din, you know, you keep yourself busy. Kasi kung wala kang gagawin, ayun nga, mag-aaral ka or magbabasa-basa ka or whatever, kung ano pa yung ma-enhance mo sa sarili mo. Because you want to keep yourself busy para hindi maisip itong taong ito. Okay, there's this particular person or situation, yung iba sitwasyon na parang tinatry mong kalimutan. So, for some of you, could be dealing with the past and there's this person in your present moment or present situation na okay naman, maganda naman ang connection or relasyon. And tell me about this person that you're dealing with pagdating sa love, spirit guides, angel guides. The star is here. The lovers, oh wow. The lovers is also here.
Queen of Pentacles is here, the Star, and the King of Cups. Okay. I can see na pwedeng may connection kayo or relationship kayo nitong person na ito. And nakita tayo dito ng equal give and take with the Six of Cups. Okay, there's this equal give and take. This is a very balanced energy. Balanced love ang nakikita natin sa inyong dalawa nitong person. There's a lot of love, pero at the same time, kung ano yung pangarap mo or pangarap ninyo, yun din ang pangarap nitong taong to with the Star. This person, nangangarap siya ng kasama ka. With the King of Swords, could be dealing with also someone who is very professional. Or kung hindi man, tinatry niya as much as possible. Napantayan kung ano man yung energy na pinapakita mo. If you are being a professional, yung person na ito, tinatry niya rin maging professional. Okay, kasi yun yung nakikita niya sa'yo eh. Parang kailangan tapatan kita, kailangan pantay tayo, pareho tayo. So, I can see a lot of love mula dito sa person na ito. Parang may nakuha din ako na ayaw kanyang sayangin. Ayaw kanyang baliwala. Ayan, ayaw kanyang sayangin. Ganong klaseng energy. Anyway, ano yung mga emotions niyo sa bawat isa? Please tell me. For the sign of Libra, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Libra. You do have your keys on a ring? Yeah. The golden mirror and the hand of cards. What is your person's emotions towards you? Hindi ko ito kukunin. Masyadong marami. Girl talk. For some of you, pwedeng nagkaroon na ng once na separation sa inyo nitong taong ito. Pero, I feel like this person is hiding something. So, ikaw, nakikita natin na there's this string attached sa'yo. So, may person ka pa rin na maybe another option sa buhay mo na could be someone in the past. Maybe someone na mahilig mag-gamble or mag-sugal. I'm seeing a very narcissist person or makasarili or mataas ang ego. Pwedeng ganun. But, anyway, yung energy mo kasi is nakakonsentrate sa past. But, with regards dito sa person na ito, I can see communication with maybe a friend. Tell me about this, please. Cupid's arrow is here. Love and hammer. Actually, itong person na ito, maybe just an invitation. May invitation tayo nakikita sa kanya na pwedeng yun yung itinatago or yun yung sinasabi sa'yo. But this person is tinatry niyang i-rebuild or ayusin kung ano man yung meron sa inyo. Ang daming growth dito sa person na ito. Marami siyang natututunan and marami siyang growth na ina-apply ngayon sa sarili niya. Like you're dealing with someone who is trying to be more mature. Maybe in the past, hindi siya naging ganun ka-mature. Kung naman yung tinatago niya, it's not something na kailangan mo ikabahala. Kasi this person is very faithful sa'yo.
nakakakuha ako ng energy ng faithful person. So, what will happen in the near future for the both of you for the sign of Libra? Summarizing Venus, Jupiter, Libra, near future, you do have your the Page of Cups, then the Nine of Cups, Ace of Pentacles, Nine of Pentacles, okay. In the near future for the sign of Libra, you do have your the Moon. The Tower, Ten of Pentacles, and the Two of Cups, the Chariot, Seven of Cups. Gagamit ako ng ibang card. Gusto ko makuha yung energy. There's this past person energy. There's this spiritual connection na nakikita natin dito. Tell me about the other connection. Okay, wait lang. Tell me about the other connection. For the sign of Libra. For some of you, meron ka lang Libra sa chart mo yan. Meron ka Libra sa chart mo. Ace of Swords. Ten of Wands. Okay. The Star and the Nine of Pentacles. Bottom of the deck is the Six of Wands and the Tower. Ten of Swords. Yeah, the Death card. This is the past. Makikita natin yung total ending sa inyo nitong person na to. Six of Wands. Queen and King of Pentacles is here. This could be a twin flame connection. Pareho ninyo, pero the energies, pareho ninyo tinatry mag-move on, but both of you still wants reconciliation. So, gusto niyo mag-move on, pero gusto niyo ng reconciliation. Parang ganun. So, for what I can see here, yung past person is still wanting you with a star. Ikaw pa rin yung gusto niya. There's this feeling na ikaw pa rin ang pangarap nitong taong to or gusto nitong taong to with the Nine of Pentacles. Gusto niyong maging involved sa buhay mo. Like maybe someone na pagkailangan mo nandiyan siya. Pagkailangan mo ng advice, nandiyan siya. Ace of Swords, this person is still thinking about you. But you have to make this choice. Ano ba talagang gusto mo sa buhay mo? Kasi itong person na ito is with the Ten of Wands, Aries Leo, Sagittarius energy, ayaw kanyang i-let go. This person will not let go. This past person will not let go. Pero ano ba talagang gusto mo sa buhay mo? The Moon, Babalik itong person nito sa buhay mo pero hindi mo malalaman kung ano yung intention niya unless na makapaggawa ko ng decision because you need to decide. Malalaman mo yung totoong intention or kung anong totoong gusto niya mangyari kung makakapag-decision ka. The Two of Swords, this is some kind of decision na kailangan mong gawin. Tell me about this. The Ten of Cups, yeah. Clarify the Ten of Cups. So, Five of Pentacles, the Two of Pentacles, the Nine of Swords, and the World. Okay. So, I feel like magiging magulo ang lahat kung hindi ka gagawa ng decision. So, you have to make a decision here. You have to let go with the world sa something na parang kailangan mo talagang i-let go sa buhay mo. If you're no longer happy or sa situation or whatever, no, parang laging may kulang, parang laging this is not what you deserve. Kailangan mo i-let go yon, yung feeling na gano'n. Parang hindi ako deserve. Parang hindi ko to deserve. Okay, so this is the thing na kailangan mo
gawin para magkaroon ng changes. Because the Ace of Pentacles, this is like an offer or a new person na babalik or babalik or dadating sa buhay mo to have a new beginning with you, but you have to make a decision. So thank you for watching. I love you all and bye-bye.